Posibleng abutin pa raw na isang buwan bago bumalik sa normal ang operasyon sa pier sa Maynila kung saan siksika na mga nakatenggang container van dahil hindi makagalaw ang kanilang mga produkto. Meron na nga po mga kumpanya na nalulugi na raw. Mismo. At meron pang ilan na nanganganib ng magsara. Paano yung mga trabador? May empleyado? Nakatutok si JP Soriano. Loko na. Ilang araw nang walang trabaho sa warehouse ng importer at nagbebenta ng security at safety seals dito sa Parañaque City. Ang safety seals na order gamit sa mga metro ng kuryente, tubig, LPG at iba pa. Hindi raw ma-deliver sa customers dahil nasa port pa rin hanggang ngayon. Ang delay ng supplies, dagdag gasto sa kumpanyang nalulugi na raw ng 100,000. Bukod daw kasi sa renta sa espasyo sa container van sa port, nagbabayad pa ng trucking company para sa delivery. Bukod pa yan sa sweldo ng mga tauhan na wala nang ginagawa. Malaking effect talaga, kabawasan. Parang hirap tuloy magnegosyo sa Pilipinas. Yun yung nakaka-demoralize doon. There are some who are thinking of not continuing the business anymore kasi it's not viable eh. Ang kumpanyang ito na nag-aangkat ng sangkap na pagkain ng mga baboy at manok, nangangamba na sa mas malaking problema. Mauubos na raw ang kanilang buffer stock. At dahil sa sinasalong dagdag gastos, mapipilitan daw silang magtaas ng benta sa hog growers. Whatever prices we pass on to our customers has a direct impact on meat prices kasi it affects the cost to produce and feeds. Compose about 70% of the cost of meat. Sabi ng DTI, minamadali na nila ang solusyon sa problema. Lalo't sabi ng Federation of Philippine Industries o FPI na malaki na ang nawawala sa ekonomiya. Pero isang buwan daw ang aabutin bago maibalik sa normal ang operasyon sa pier. Pag nagamit natin ng 24/7 yung port, then mas mabilis pa ma-resolve ito. Yung manufacturers, nababalam ang pagpasok ng kanilang mga raw materials. Ano ang resulta naman yan? Kawawa naman ang ating mga manggagawa. Dahil mala domino effect raw ang resulta ng port congestion, dasal ngayon ng maapektadong negosyante, makahanap sa lalong madaling panahon ng gobyerno ng solusyon na babalansi sa problema ng trapiko nang hindi maapektuhan ang maraming Pilipino. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.